Yo, yeah. Yo, what's up guys? Rest with that. It's nga pala na Prong Squad. At ngayon, magkakaroon tayo ng acting video at sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa sa Pilipinas. Ang mga nangyayari na nakaraang taon na tulad nung mag-ina na binaril doon sa Tarlac. Kamusta na nga ba? Kamusta na nga ba? Anong naglagay ngayon ang kaso? At ngayon nga, kay Christine de Serres. No? Talaga naman na pinag-ikot-ikot na ano yung boy circus na napag-inagulong-gulong sa social media at sa international TV, no, ang balita about sa Christine de Serres. At ngayon, pag-usapan natin, unahin natin pag-usapan rin about kay Christine de Serres. No, kung saan nga ba at ano nga ba nangyari kay Christine de Serres. Ito nga, papakita natin, no, base sa larawan, no, makikita natin yun. Ngayon yan, no, buhat-buhat siya ng isang lalaki, no, na kanyang kaibigan na pupunta sa kanyang hotel na tinitirhan. At yan, nagparty-party nga sila dyan. Ang pinagtataka ko lang, no, bakit pinayagan ang hotel na yan, no, magkaroon sila ng party-party dyan. Bawal nga, ika nga, sabi, eh, bawal pa ngayon, no, pagkat meron tayong social distancing, no, at bakit nangyari yan. At saka, no, hindi rin natin masasabi, no, na ito ay isang rape, no, hindi pa pinalaya yung mga suspect kasi walang matibay na ebidensya. Kasi sa aking palagay, guys, hindi naman ako against sa ganyan. Syempre, mas the best pa rin talaga makamit ang justisya na dapat para kay Christine de Serres. Well, alam po, may ano daw, may sakit, naranasan yun. Naramdaman si Christine de Serres or hindi niya kinaya ng mga time na yan. Kaya sana makamit ang justisya at malaman ang tuloy na totoong kwento at hindi pinuputol-putol ng international TV, no? Para malaman talaga kung sino ba talaga ang totoo at ano ba talaga ang tuloy na nangyari. Kaya nakikita natin na talagang kaawa-awa naman ang babae, kasi napakatalino at sa napakagandang babae, no? Na sumama, no? Kumbaga, hindi natin, no, paalala lang sa lahat ng kapatid, guys, na huwag na huwag kayong basta-basta sumama sa mga kalalakihan kaya sabihin nyo pang kakilala rin. Matagal nyo nang kakilala yan, lalo na kung ikaw lang isang nag-iisang babae. Kaya sabihin mo mang hindi yan, yan hindi rape case yan or dahil sa karamdaman niya, kaya nasawi ang buhay ni Christine de Serres. No? Pero isa pa rin yung malaking, no? Malaki na malaking paalala para sa lahat ng mga kabataan na huwag tayo magpakulkin, no? Isipin natin ang ating kaligtasan sa anumang oras, ano, at nasandali dahil sa unting pagkakamali mo lang mawawala na lahat, so, yan para sa'yo. At ayan niya, may kita niyo naman, no? At ito naman, no? At ayan sa paikot-ikot ng kwento, no, na ako sa Christine de Serres. Kumustahin naman natin yung kaso, no? Anong kaso na nangyari sa mag-ina dito? Kamusta na? Mayroong progreso na sakdal na ba ang dapat masakdal? Kamusta na ang pamilya, no? Nakamit na ba ang justisya? Alam niyo, guys, no? Kaya minsan, green tayo masyadong husgahan ng mga pulis, no? Kasi hindi naman lahat ng pulis ay masasamang tao. At ano? Lagi nating tatandaan na nandiyan po rin sila para sumuporta at protektahan ang mga mamamayang Pilipino. Kaso nga lang ilan ay talagang ano, napupunta sa masamang gawain dahil sa gusto nila kumita pa ng mas malaking pera. At sa nangyari naman na to, talagang ito kasi si Nuesca, no, parang feeling ko talaga siya, sanay na siya. Sanay na siya kumitil sa buhay ng tao. Kaya gaya nga na sabi niya, di ba, no, na puno lang daw siya, na sobrahan, na, no, totoo siya, talagang napupuno ang tao. Pero dapat, alam mong isa kang pulis, no, na protect and serve ka. Dapat pag sa mga ganyan pagkatalo, huwag na huwag ka magdadala ng baril, no. Lalong-lalo ko yan, no, nasa trespassing ka na dyan, eh, no. Tapos ikaw po yung matapang, nagdala ka pa ng baril, tapos hindi naka-off duty ka pa, dapat hindi gano'n. Kung alam niya naman yan, alam niya naman, no, nung alam naman nating lahat at alam kung alam niya yan kasi graduate niya si Nuesca, no, hindi naman magiging pulis siya kung hindi yan graduate, no, na lahat ng
bagay na dadala sa usapan. Siguro sa mga operation niya, no, marami na siguro siya kapat ay tuwing may operation sila, no, imbis na pag-usapan, dinadaan agad sa irit ng ulo, paparin agad yung tao. No. Ayan, nakita niyo na. At ano, kamusta na kaya yan? Ayan ang gusto kong, ano yun, ayan ang gusto kong alamin kung kamusta na mag-inang yan, no. Kung nakamit na bang hustisya, no, kasi para ang kwento ngayon, no, nawala na yung kwento na about din sa mag-ina dahil dito na sa Christine de Serra place. Kaya nagumulong kwento, ang dami nang nanghimasok na kung sino-sino. Ikaw lang nagustuhan sa ibang tumulong dito, pero ba't kailangan may involved na pera, mayaman na yung pamilya niya, no? Dapat inunala na sa mahihirap, no? Pero syempre, wala pa rin tayong ibang hangad na makamit na ang para kay Christine de Serra. At huwag na huwag yung rin kakalimutan ang kaso, no? Ang kaso ng sa mag-ina, no? Parang feeling kasi nawawala na yan. Nawawala na ang kwento, no? Ang pag-ikot ng kaso sa mag-ina, no? Napupunta na lang tayo dito sa kwento ni Christine de Serra. Isa pag-isa. Sa dami ng kwento, ito piniikot-ikot na, ikot-ikot sa social media itong kwento na to. Pero bakit gano'n, no? Hanggang ngayon, ang aking piligtataka ay wala pa rin ang kwento para kay Francis de Marcos. Hindi mo lang nilalabas sa social media. Napakarami ang ginawa, bakit hindi lumalabas sa social media? Alam mo siya, totoo lang nakakalungkot, no? Na bilang kapareho nating kapwa Pilipino, bakit hindi sinusuportahan ang mga taong may ginagawang tama para sa bayan natin? Ayun ang nakakalungkot. Si Francis de Marcos ay nag-iisang at nabubukod lang ay lumabas ng panahon ng pandemya na hindi natakot na laging matapang na lumabas para sa mamamayang Pilipino. Pero bakit ganito, no? Kinulong pa siya, no? Na walang kalaban-laban, hinuli, pinatungan, ang daming bashers, na wala namang natulong sa bayan. No, baka sa mismong bayan pa nila o parangay, no, na sila ay pasaway or buraot pa, no, yung salbahay sa lugar nila, tapos inano pa nila, no, binash pa nila ng bash ang taong may magandang layuni pa sa bayan, no. Ang piligtataka ko talaga, hindi pa rin hanggang ngayon million-million na nalabas ni Francis de Marcos, pero hindi pa rin siya nalabas sa social media or international TV. No, hindi siya nalalabas sa international TV ang kanyang mga ginawa, ay samantala ng ibang tao makapagbigay man lang ng kahit na isang bigas, no, isang sakong, isang kilong bigas. No, meron po mga artista kung sino lalabas sa samantala si Francis de Marcos ay sako-sako, no, ang pinangibigay at isang pibig niya. Ang pinagtatawa, no? Eh guys, sana may sumagot sa tanong ko kung bakit, no? Bakit natin masyado na tayo, kumbaga, ang kwento ng Christine de Serra case na huwag matapos na yan at huwag na po natin gawing circus at lagi na ito, huwag po din po natin kaalimutan ang kaso sa mag-inang pinatay sa Tarlac. At dito rin po kay Francis de Marcos, bakit wala pa rin hanggang ngayon sa international TV, no? Eh meron ng marami siyang ginawa para sa bayan natin. God bless guys, respetados ng Prong Squad, sumasaluto sa inyo at maraming respeto. Much love and respect sa lahat. God bless.